Right, mga kabisdak. So, meron tayong delivery. Ay delivery tayo na motor galing sa Honda Philippines. Pupuntahan natin ngayon. Umuulan, ano? Ayun. Buti huminahina na yung ulan. So, kinontak ako ng Honda nitong nakaraan. Honda Philippines po mismo. And gusto nila na reviewin natin yung ilang motor nila, no. So, hindi ako naniniwala nung una, sabi ko antayin muna natin na dumating yung delivery. Pagka dumating na, ito na yata, oh. Ito na yata yun. Ito na nga. Ito na. Ito na po ba yun? Ay, hello po. Bisaya ako, JD po. Kamusta? Sir. Ayun, ito yung mga motor, oh. Oh, may ADB 150. So, ewan ko kung... Oo nga eh. Buti nakapasok kayo, no? Ayan, so ito yung mga motor na... Ano tong mga motor na to? Pinapatry talaga ninyo? Hindi deliver. Pa-vlog lahat. Mm. Right. May ADV 150 kasi ako. Madalas ko na siyang ginagamit. So ang hindi ko pa nasusubukan yung PCX. Tapos ano tong isa? CBR ba to? Ah, CBR. Ayan, no? Yan sila ni Kuya, oh. Alright. So hindi ko pa alam kung alin dito yung aanhin natin, na-reviewin natin. Papareceive lang po. Sige. Ayun. Nabipirmahan po ba ako dito? Lahat po yan, sir. Pipirmahan niyo po. Tapos yung copy niyo po, sir. Oo. Bali yung mapupunta po sa amin yung original lang. Oo, oh, okay. Bali po sa inyo lahat po yung copy niyo po. Alright, sige Kuya. Batangas. Oo. Alright, yan na sila. Ito na, deliver na sa atin. Kuya. Airblade. Bago-bago. O, ito na mga kabisdak. Inirmahan ko na yung papel na katunayan na na-receive na natin itong motor na to para re-reviewin natin. Alright. Airblade 150. Ayan sila ni Boting. Medyo muulan, ano? Lahas-lahas. Ayun na, tirik naman yung araw. So, blessing talaga ito. No? Maraming salamat, Lord. Date na lang ako sa inyo. Alright, so yun na nga, no, mga kabisdak. Hinatid po kahapon yung motor doon sa bahay. And maraming salamat nga po pala muna kay Ma'am Dayan. Dayana Maytan ng Honda Philippines, no? Dahil siya po yung kumontak sa akin. Actually, nung una po, kwento ko lang po sa inyo, no? Hindi ako makapaniwala na merong representative, someone from Honda Philippines mismo na kumontak sa akin and nag-offer nga na pwedeng ipa-review yung kanilang motorcycle. No? Tapos parang kahapon, habang iniisip ko kung darating ba talaga yung motor, kung totoo ba to, kasi hindi ako naniniwala eh. Actually, wala ako masyado mo nang pinagsabihan kasi ayoko mapahiya eh. Kumbaga, meron mo na akong pinagsabihan, sobrang bilang lang talaga sa daliri. Hindi nga lalampas dito sa isang kamay. So, bilang lang talaga. Kasi yung sabi ko, as much as possible, antayin natin na dumating yung motorsiklo para talaga mapatunayan na galing talaga sa Honda Philippines. Kasi coming from Honda Philippines, one of the biggest producer of motorcycle here in the country. Talagang medyo nakaka-overwhelm, ano. Tapos kung babalikan mo yung past ko, yung nagsimula lang naman ako sa talagang bumili ako ng motorsiklo para gamiting service, you know, bahay, trabaho, kasi working tayo.
Yun lang talaga yung purpose hanggang sa umabot sa point na nakapasok tayo ng grupo, nakasali tayo, hanggang sa na-addict na tayo sa pag-rides kung saan-saan na tayo nakarating, and we uploaded it in YouTube. Tapos nagsimulang dumami yung subscribers natin, yung followers natin, kahit pa paano may mga sumusuporta na. And so tinuloy-tuloy natin. Hindi naman natin talaga pinangarap na yung ganito, no, na merong mga kukontakt sa'yo. But this is an opportunity, may mga kumukontakt sa'yo. At hindi basta-basta yung mga kumukontakt sa'yo. Kaya bakit, sino ka ba para hindi i-grab yung mga opportunity na yun, ano? Alam nyo mga kabisda, gagawin ko tong video na to para lang i-discuss sa inyo. Kasi meron at meron talagang mga basher na hindi ka titigilan. Regardless of what you're going to do, kahit positive pa yung mga ina-upload mo, talagang meron at meron talagang titira sa'yo. Kasi hindi mo naman talaga mapi-please lahat yon. And that is something I learned dito sa pag-vlog, ano. Being someone na nasa social media, eh normal yon. And you have to be open-minded para dun sa mga yon. Yun nga sabi kong ganun. Nung nag-upload po ako ng reaction ko doon sa Tai content, parang sinabi ko nga, you have to filter those comments. Sa social media man yan, or in person, or through chat, may mga naririnig ka na nagsasabi, may mga tao bahay sa'yo. Kasi, para makuha nyo yung ibig kong sabihin mga kabisda, ang totoong tao na sumusuporta sa'yo, kaibigan mo man yan o hindi, kilala ko man o hindi, kahit anong achievement mo, maliit man yan, they are going to say congratulations. Hindi yung tipong ang sasabihin sa iyo is kinontak nga ng Honda Philippines yan, tapos ang ibibigay lang naman ng potorsiklo is Honda Dio. Nung nakarating sa akin yung ano, yung ganong side comment, parang natawa ako. Hindi po Honda Dio yung diniliver sa atin. Ang diniliver po sa atin ni Honda Philippines ay Airblade, no? Sabihin ko na po sa inyo, yung Airblade 150 na motorcycle nila. And kahit pa Honda Dio, which is 50cc ng Honda na scooter, sino ba naman ako para tanggihan yun, di ba? Kasi opportunity yun eh, kahit maliit na cc ng motorcycle pa yan. That's an opportunity kasi Honda Philippines mismo yung kumontak sa'yo. Sino ba naman ako na hamak na isang moto vlogger na hindi naman sikat, na iilan lang yung subscriber, iilan lang yung viewers, no? Ang tinitignan ko kasi doon, hindi yung klase ng motorsiklo na pinagkatiwala nila sa'yo, but the fact na nagtiwala sila sa'yo, nag-reach out sila sa'yo, ibig sabihin, they saw something in you. Meron silang nakita, may potential silang nakikita sa'yo. So I am saying this for everyone, na kung meron mang mga tao na nagbabash sa inyo just because ito lang yung bagay na na-achieve mo, para sa kanila, ito lang. Pero sa atin, malaking bagay yun. Malay mo, dito tayo nagsisimula sa maliit na CC. Diba, ganun naman yun. Ako, ang channel natin, magti 30,000 subscribers na tayo. But that channel started as one subscriber. Ako lang muna ang subscriber ko ng channel na yan. Pero tingnan nyo naman ngayon, lahat ng mga million subscribers ay talagang dumaan sa ganong stage. Lahat naman, walang biglang isang bagsak, malaki na kaagad. Ano? Kaya natutuwa ako na we are moving slowly, but at least, surely, and most importantly, wala po tayong tinatapakang tao. And again, i-review po natin itong motorcycle na to. We will be very honest with our review. Ganon din po sa mga susunod natin na mga videos. And maraming salamat sa Honda Philippines once again kasi they also invited me to join one of their event. Upcoming March po yata sa Carmona Circuit. Binigyan po nila tayo ng t-shirt. Ayan po yung kanilang t-shirt na binigay sa atin. Nakalagay po dyan is Honda Big Bike. Kasi ilalabas po nila, ilalatag po nila yung mga big bikes nila doon sa Carmona Circuit para po i-test drive natin, ano? So titignan natin, mag-enjoy tayo doon, ma-meet natin yung ibang mga vloggers na sinusuportahan ng Honda Philippines. So magiging masaya yan, ano? I am not sure with the date, basta ang sabi lang sa akin, sure na mangyayari po yun sa March. And we are sure na invited tayo, nandun tayo sa list, so nilulook forward po natin yun, ano? So yun lang naman mga kabisdak, ang ibig ko lang naman pong sabihin na ang totoong kaibigan, maliit man yan o malaki yung achievement mo, andyan yan palagi para sabihin sa'yo congratulations. Pero yung mga
bumabatikos lang sa'yo as hindi mo naman mga kilala, talagang kahit anong ma-achieve mo, kahit anong tama ang gabi mo, parating may negative na sasabihin niya. No? So, sana supportahan niyo pa rin ako. Malay niyo, sa susunod, bukas makalawa, hindi na lang itong motorcycle na to ang i-review natin. Meron pang mga susunod na mga motorcycle. Lalo na yung mga matataas na CC, yung mga bagong labas, no? Malay nyo, ipahiram din sa atin yun. Pero kung hindi, eh wala din tayong magagawa, ano? Wala naman tayong sapilitan. So kung hanggang saan lang tayo, kung saan lang nila tayo pagkakatiwalaan, doon lang tayo. Basta ang maganda lang dito, masaya tayo sa ginagawa natin, and most importantly, wala tayong tinatapakang tao. So muli po, ako po si JD ng Bisaygda kong Motovlog. Lagi po nagpapaalala, mag-iingat po tayo sa kalsada, and God bless po sa ating lahat.